pamagat ng ating kwento ay si Rumi at si Leny. Si Rumi at Leny ay magkaibigan. Si Leny ay pusang mahilig maglinis ng bahay. Si Rumi naman ay hindi tulad ni Leny. Hindi siya naglilipit ng kanyang gamit. Isang araw, sinabihan ni Leny si Rumi na dapat laging maglinis para makaiwas sa sakit at maayos ang paligid. Pero mukhang hindi naniniwala sa kanya si Rumi. Hindi pa rin naglinis si Rumi ng kanyang bahay hanggang ito ay maging sobrang makalat. Kung saan-saan ang mga basura at ano-ano pa. Sa paglipas ng panahon, nagkasakit si Rumi. Nagtaka si Leny kung bakit hindi na niya nakikita si Rumi. Dali-dali siyang pumunta sa bahay ni Rumi. Nakita ni Leny na marumi ang bahay ni Rumi at ang kaibigan naman ay may sakit. Umuwi si Leny sa kanyang bahay at kumuha ng mga gamit na panlinis. Habang naglilinis si Leny, ay pinapanood siya ni Rumi, na noon ay nagpapagaling. Nakita ni Rumi na tama pala ang kaibigan at mabuti ang malinis ang bahay. Kinalaunan, gumaling na rin si Rumi at nagpasalamat siya sa kanyang kaibigan. Natuto na rin si Rumi na maglinis at maglikpit sa kanyang bahay. Mula noon, masayang namuhay ang magkaibigan sa malinis na kapaligiran. Kayo, ano ang natutunan nyo?